guys, welcome ulit sa aking channel and ngayon may panibagong video ulit tayo. So i-update ko lang kayo sa aking mga ibon, sa aking kalapate, and then may bad news din ako. So muna, ikakwento ko muna sa inyo kung paano nawala si Pika. January 2, if I could remember Sabado siya, pupunta kasi kami no sa shop namin kasi open kami ng time na yon. So ang routine ko kasi palagi kapag ganun, chine-check ko muna yung mga cages before ako umalis. Okay? So yun, chine-check ko yun naman yung cages. Antog pala ba si Pika? Naka-lock. Tapos yun, pagbalik namin, sa gabi, pagbalik namin, chine-check ulit yung cage. Tapos yun, wala na si Pika. So napansin ko kasi na ano, nakapukas na yung lock. And then, yun. Possible nakawala na siya. Kasi marunong magbukas ng cage doors si Pika. Ang naging fault ko lang kasi is isa lang yung lock niya. Kasi yung isang lock, dapat dalawa yun eh. Pero yung isang lock, ginamit ko sa ibang cage. Kaya yun, na-chepuhan niya ang nabuksan niya yung lock, nabuksan din yung cage door. So on that same night, nag-post kasi ako eh. Tapos on that same night, minichat sa akin na pinakita din daw siyang ibon na parang katulad niya si Pika. So chinat ko, sabi ko, pa-update na lang po ako kung bumalik ulit yung customer nila. Kasi yung nag-chat sa akin is may-ari ng poultry supply yung mabili na patoka. Na-chat na lang ako ulit kung bumalik si customer. So yun. So the next day, Sunday, so nag-post ako sa mga bird group, sa katabing barangay, sa barangay namin, ganun. And then wala pa rin balita si Kipika. Okay? So bali Sunday, then Monday, bali open na ulit kami nun. So, nag-print na ako ng missing si Pika. So, yun. Yan ang ginawa ko for that Monday. Nag-print ako. Then, nag-stay ulit na umaga. Dinikit ko yung mga papel na pinaring ko sa mga postes, sa mga tindahan. Just in case na may makita, then update nila ako. So, yun. Yun yung nangyari. And then, yun. After a few days, wala pala si Pika. So, yun. Tanggap ko na wala na si Pika. And hopefully, lumilipad-lipad na lang siya dyan. So yun lang, hindi lang kukwento ngayon. Wala na si Pika. So bali ang natira na lang sa amin is yung si Ash, si Oreo. Tapos si Oreo, then yung ibang ibon. So yun, yun ang kwento ko paano wala si Pika. So papakita ko na sa inyo yung update ko sa mga kalapate and sa ibang ibon. Yun lang. So let's go! Labas na tayo para makita natin yung ibang ibon at yung mga bagong pisa nating itlog ng mga kalapate. Guys, nandito tayo sa labas ngayon. So, yan. Ayan si Ash. Ayan si Ash. Ayan si One Foot. Ayan. So, bali ito yung dating kulungan ni Pika, pero ngayon wala na siya. Pinagamit ko na lang kina Ash yung kulungan. So, ayan. So, check natin yung kalapate. So, bali ngayon, may bago tayong pals dito. Itong nasa baba. Ayan. Makikita nyo ba? So yan yung bagong pares natin. So ang balak ko dyan, kapag nagka-inakay na sila, ipaparapol ko yung inakay nila. So yan. So bali ano sila, crossbreed ng Fancy tsaka ng Racing. So ito yung panibagong, pangalawang panibagong pares natin. So same din ang gagawin ko sa kanila, kapag nagka-inakay, ipaparapol ko rin. Blue bar, Racing Pigeon sila, mga unknown line. So bali ito yung sa up color natin. Bali, napisa na sila last week. So, January 4 and January 6. So, bali, mag 1 week old na sila. So, yan, medyo malaki na. Silingsingan na rin natin sila. Ayan, may siksing na sila. Uy, huwag ito kain niya. So, yan. May siksing na sila. Commercial ring. Tsaka yung personal ring natin. Tapos dito naman tayo sa Homer, pure white Homer. Bali dalawa yung itlog nila pero yung isa din nakalabas kaya namatay. So isa na lang yung napisa. Ayun. Kakapisala ka rin ha. Wala, patay na pala. Napatay na pala. Wala namatay. Ano naman yan? Namatay na pala. Ano pa naman? Grabe, hindi ko alam naman namatay na pala.
Parang kanina buhay pa to. So yun, fail. Fail yung egg nila. Clear yung pagkakapisa. So, i-condition ko ulit sila para maging successful yung inakay. Ayan. Back to zero ulit tayo. Okay na, Homer. Ayan. So, bali dito may isa ding inakay. Ayan. Buhay yan. Buti yan, buhay. At pala, dyan ko nalang pinayaya yung isang ano, isang inakay ng Homer. Sayang din niya. Pero anyway, yun yung isa. Kasi na yung ibang kalabati ko. Ayun ulit. Same old pa rin. Same sila pa rin. Ayan. Ayan, yung bagong isa pang hen. Kaso wala pang kapare siya. Saka yun. Ayan. So that's all for this video, guys. So minamatay na pala tayo ng ibon. So bawi na lang next time. Kukondition ko muna yung ano, yung pares, and then ayun, ibibreed ko ulit. Sana maging successful na. So kung bago ka lang dito sa akin channel, please don't forget to subscribe, like and share nyo na rin yung video, and then comment na rin kayo. So see you guys next time. Bye.